que suerte la. Ayon, welcome to our show. Una sa lahat ay bumabati kami sa lahat ng mga listeners, followers ng ating Radio Filipino USA Facebook live broadcast. Kayo ang aming inspirasyon sa paghatid ng programang ito tatlong beses sa isang linggo. Kasama natin ngayong gabi ang ating mga co-broadcasters na nagbibigay ng aliw, saya, walang iba, kundi unahin natin si Ed. Magandang gabi. Ipasa naman natin kay Manny. Magandang gabi po sa inyong lahat at sa ating mga listener. Pasa natin kay Freddy. Magandang gabi, magandang umaga. Kahit saan po kayo naroon. Kapit lang po kayo dyan. Medyo baka ngayong gabi papawisan kayo ng husto. Salamat po. Okay, pasa naman natin ang mic kay Wesley. Magandang pakikinig po sa mga tagapakinig ng RFUSA. Magandang gabi po sa inyong lahat. At of course, si Jim. Good afternoon, everyone. Welcome to another hour of Informative Talk Radio dito po sa Radio Filipino USA. Nandito po na naman kami at hopefully we will entertain you. We'll have fun doing it, okay? Makinig po kayo. Okay, salamat. At meron tayong special guest ngayong gabi, no? Very special. Sabi nga ni Freddy, baka mapagod kayo, ha? to give ng konting intro sa ka background, ibigay natin, pasa natin ng mikropono kay Manny. Oh, mga kaibigan, magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Narito po ang ating bisita. Siya po ay isang artista sa Pilipinas. Siya po ang hari ng Stuntsman. Mga kaibigan, mga kababayan, Dante Barona. Welcome to our show. Dante, bumati ka. Oh, magandang gabi sa inyo lahat, mga kabayan. Ayun, at si... Medyo bigyan mo ng kwentong Manny kung bakit na persuade mo si Dante na mapilitang ma-interview dito sa atin. Sa totoo lang, Tony, hindi niya na persuade. Mukhang kinidnap niya si Dante. Nung tinawagan ko siya, ang akala na niya eh kakain lang kami sa labas. Yung pala eh i-interviewin na siya. Alam niyo mga listeners, ano, si Dante eh medyo ano, no? Despite na artista siya, medyo mahihiyain sa camera, no? Ngayon lang natin nalaman 'yan, okay. Ha? So eh sabi nga namin eh ano lang tayo, magkwentuhan lang tayo. Okay. So sino unang gustong medyo magtanong kay Dante? Oh, ako na. Sige, Wesley. Mr. Dante Barona, noong tumalon ka sa San Juanico Bridge, ilang taong ka nun? Siguro nasa 40 pa lang. 40 or 50 something like that. Dante. Yun ba dahil sa isang pelikula, Dante? I'm sorry. Oh, yeah. Mm-hmm. Oh, yeah. Yung, kasi yung pelikula niya, pag-usapan lang naman ni Carlo Capras, Ermitaño. Sinabi ko sa kanya, meron akong project, yung Hari ng Bintan. Yung producer naman, from Tacloban, kusama, dumadaan siya sa San Marino. Ano sinabi ko nga, lulunod ko sa San Marino. Sinabi ko na kung gusto mo, i-produce ka. Kaya pagkatapos ng ginagawa ko yung interpretasyon, ginawa na namin ka. Nag-shooting kami sa San Marino. Ayun.
So, medyo napanood ko ng konti yung clip nung paglundag mo, Dante, no? Talagang mataas, no? Malayo. Eh, bago ba mo ginawa yun, nagkaroon ka pa ba ng chance na mag-practice, na tumalon bago mo ginawa yung final jump na yan? Ang alam ko dyan, ako kasi ang double niya, kaya ako muna na uuna. Ganun ba? Ayun, kaya pala. Yung project na yan, kaya ako na nagkaroon ng idea, kasi nanonood ako sa TV, yung San Juanico, dumadaan yung barko dyan. Kaya sabi ko, parang po pwede kong gawin to, pili ko lang to. Yan. May idea ka ba, Dante, kung gaano kataas yung tatalunin mo? Nung natapos na yung pelikula, nung laro na ako, sinabi na nila sa akin na mga 250 feet yan. Wow. Naisip mo ba na pwedeng masaktan ka kung sakaling gagawin mo yun? Hindi lang masasaktan. Pwede akong mamatay. Totoo yun. Nung lumundag nga ako dyan, gamunti ka na nga akong namatay. Nawalan ako ng malay sa ilalim ng tubig. Okay. Pakikwento sa amin kung ano yung sumunod na nangyari noon nung nawalan ka ng malay. Nawalan ako ng malay, sabi ng mga director at saka yung mga sila Romy Diaz, naroon niya kasama ko sa shooting yan. Patay na si Dante. Akala, kasi ang tagal kong hindi lumutang, mga ilang minuto. Nawalan ako ng malay sa ilalim ng tubig. Kaya lang, meron parang nanggising sa akin, "Hoy Dante, hindi ka natutulog, nagsushooting ka." Tatlong beses akong parang may gumising sa akin. Ngayon, saka nung nagkaroon ako ng malay, lumabas ako ng tubig, yung bangka ng malay na sasagip sa akin, imbis na sagipin ako, sinagasaan pa ako . Grabe. Marami ang dinanas ko dyan. Ganun pala, Dante. Anong taon yun, Dante? Matanong ko sa'yo. Anong taon na... Mga 1980s. 1980s, oo. Sa pelikula sa Pilipinas, dahil hindi naman kasing high-tech na mga pelikula rito, no? Kumisan nagsesave pa sila ng rolyo ng pelikula, no? Kesa sa ulitin. Meron ba mga safety measures na ginawa yung production outfit bago ka lumundag? Kagaya ng mga lifeguard, na mga baka kung sakaling may mangyaring sakuna na sasagip sa'yo. Wala, alam mo naman sa Pilipinas. Oo nga . Basta tira-pasok lang. Yeah. Kaya hindi kagaya dito, hindi ba? Shape ang mga artista. Yeah, that's right. Yan. So, dito, sa production sa Pilipinas, basta namatay ka, ililibig ka na lang. Pakahirap pala ng lalo na sa isang stuntman, dahil talagang inaano mo, no, nakataya ang buhay mo every time, na lalo na ko ang stunt na gagawin mo medyo delikado, dahil walang backup plan or emergency measures, no, na nakahanda. So nakatakot talaga. Yeah. Pero despite that, ano, tuloy-tuloy ka pa rin sa iyong being a stuntman. Yung piling ko lang yun, gamitin ka nga akong umatras. Naroon ako sa ibabaw ng tulay. Gamitin ka na akong umatras. Okay. Matay yata ako rito, pero napag-usapan na yan. Binayaran ako dahil dun. Bahala na ang Diyos. Halimbawa, pagkatapos nun, merong offer uli na gagawin mo parang parehong eksena. Gagawin mo ba uli? Hindi na siguro. Oh, okay. Medyo na
ang isip ko noon eh, mga panahon eh. Sabi nga nila, baka maubos na yung swerte, di ba? May kasabihan na. One chance na lang yun. Yeah. Mr. Dante, nung pagkatapos ng pagtalon mo, meron bang pagbabago sa katawan mo? Medyo may naramdaman ka ba, nakakaiba, nung hindi ka pa tumatalon at nung pagkatalon mo? May naging epekto ba sa'yo? Alam mo, nung pagkalundag ko doon, dinala kagad ako sa ospital. Tapos, inanaw ko ng swero. Kasi parang nawala. Parang yung dumugo ng ilong ko, itong dibdib ko is na nangitim at saka hita. Yung pitan kong suot, naputol yun. Saka itong waong kong ano, wasak-wasak yan. Dahil lang, ang alam ko niyan, yung impact na pagsampal mo sa tubig, yun ang matindi. Mawawalan ka ng hininga o malay, kagaya ng nangyari sa'yo. Diyan ka ba na-discover, Dante, as a stuntman? Or paano ka, kwento mo nga sa amin, paano ka na-discover sa pinilakang tabing? Kasi nung una talagang may isa pangarap o sa guni-guni, hindi ko pinlano maging artista ako. Mm-hmm. Dahil kita mo, hanggang ngayon, nahihiya pa ako. Kaya, nung stuntman, hindi ako nahihiya dahil dodobol ka sa artista. Yung sasabihin lang ng director, galing ka sa bubong, lumundag ka dyan. Kaya, hindi ka mahihiya. Lundag lang, tapos kak na kagad sila. Pero hindi ko pinlaro mag-artista. So, ayun. bumalik tayo ng konti, Dante, no? Balik muna tayo. Naging stuntman ka nga. What were you doing bago ka maging stuntman? Kasi kailangan meron kang konting background sa self-defense or any martial arts, di ba? Saan mo natutunan yun? Kasi ako, lumaki ako sa Boys Town from grade 1 to high school. Nag-gymnastic ako rin. Kaya lahat yun is medyo baliwala sa akin. Doon ka na-discover sa... Hindi. Pag labas ko ng high school, medyo, siyempre, mahirap lang kami. Nagtrabaho ko sa construction. Tapos, mayroon ako naging kaibigan yung kanak ng SOS level. Si Manong Rick, kinuha ko. Tapos pag ang mga production ay humihingi ng dodobol, ganito, ako ang pinadadala. I see. Anong production ka unang nag-umpisa, Dante? Outfit, anong production outfit? Ano, umpisa na naging artista o stuntman? Stuntman. Sa Tagalog, ilang-ilang. Tagalog, ilang-ilang. Maraming production. Kasi ilang-ilang. Ilang-laksa. Attorney Laksa. Oo. Dumobol ako kay Tony Perez, Caslapi, John Aristorenas. Yung mga artista sa Tagalog, ilang-ilang. Yeah. So mga James Bond noon, di ba? Mga James Bond, karate, suntukan. Oh, kaila. Rodriguez. Yung Cobra. Agent X-44, si Tony, si Tony Ferrer. Yeah. Tony Ferrer. I'm sorry. Yung edad ko, lumalabas. I'm sorry. ang alam ko, bago ka naging Dante Barona, bago binigay siya yung nickname na Dante Barona, meron ka talagang yung tunay na pangalan. Ano ba ang tunay na pangalan mo at sino nagbigay sa'yo ng pangalan na Dante Barona? Ang tunay kong pangalan, Ernesto Almanza. Almanza. Ngayon, nag-artista ako, kasi may ginagawa akong pelikula kay Artemio Marquez. Yung, nung nakita niya ako, dumobol ako kay Roberto Gonzalez, yung next picture ako na bida. Ginawa na ako artista. Yan bang Artemio Marquez? Yan ba yung anak niya si Melanie Marquez? Tsaka si Joey Marquez. Joey. That's right. Mm-hmm. So ano ang kauna-unahang pinikula na ikaw ang bida? Ano yung una-una mo? Ang binigay sa akin yung Siete Bandidos.
Siete Bandidos. Sino yung anak? Sino yung Siete Bandidas. Bandidas. Ah, Siete Bandidas. Bandidas. Oo, oh, pitong so, babae siguro yun. Pitong babae. Oh. Babaeng bandida. No? Kala ko naman pinakawalo si Manny na. Eh, mga bandida pala. Siete bandida. Siete. Siete. Siete bandida. Ano? Isang bandido. Isang bandido. 7+1. Ah. At siguro kuminsan, Dante, pag medyo ka-eksena mo yung mga artista, gaya nila Tony Perez, or kuminsan siguro tumatama ano sa mga sequence. Ano? Medyo tumatama rin yung mga suntok nila, no? Or something. Oh, nagkakatamaan kayo, eh, di ba? Oh, yan ang balita ko, eh, no? Oh, yung isang stuntman nga, nagkamali ako ng suntok, imbis na paswing, in-uppercut ko, eh, nakayuko siya. Putok yung kilay niya. Sorry na lang, ano? Oh, excuse me na lang yun. Excuse me. Hindi ko sinasadya. Trabaho lang. Doon ba sa ano, nung kasikatan, nung nasa tuktok ka na, meron bang Diyos ang isang Dante Barona during that time? Oh, kasi lumaki ako sa boys na puro dasal kami hanggang ngayon. May Diyos pa ako. Very good. Yeah, bata pa ako, bago kami matulog, yung pari namin, dasal, bago matulog, pagkagising ng maga, dasal na naman. Puro dasal. Kaya malaki ang pasasalamat ko sa pinanggalingan ko sa boys town. Sa Bantilya. Yeah. Makika kasi sa hirap, you know? Yun ang maganda ron. Ano? Meron, nung sumikat ka na, Dante, meron ka bang script na inalok sa'yo na tinanggihan mo? Dahil sabi mo, ayoko ng ganitong tema. O meron ka bang inayawang script? Hindi eh. Kasi lahat ng lumapit sa akin, miski hindi ako babayaran, umu-o-o ako. Oo. Oh, okay. Kaya kung tutusin, nung narito na ako sa Amerika, iniisip ko yung mga may utang sa akin. Eh, wala na. Yun na lang yun. Siguro, you had it like a challenge, eh, di ba? Ayaw mong ayawan, di ba? Ayaw mong talikuran. Kahit na anong hirap nung ibigay sa yung role, itatanggapin mo. Siguro yun ang parati mong iniisip. Ano? Hindi, ayaw ko mapahiya yung mag-approach sa akin. Noong bang panahon nung nasa Pilipinas ka, may manager ka ba, Dante? O ikaw na rin nakikipag-deal sa mga productions? Yun nga ang pagkakamali ko, malaki kong pagkakamali. Kailangan kumuha ko ng manager. Kasi pag ikaw ang kinausap ng, akong kinausap ng producer, hindi na ako makahindi. Correct. Kaya nga si Fernando po, nung nakita kami, sabi ni Fernando po sa akin, wala ako natakutan na makakalabang ko sa takilya, kundi ikaw. Sabi niya kasi, biro mo, yung ginagawa mo, hindi namin kaya ng mga artista, yung lumulundag, nagsisirko, ano. Kaya lang, ang problema mo, lahat sa'yo mali. Yung project mo mali, director mo mali, script, lahat mali sa'yo. Yun ang sabi. Kaya nagpapasalamat naman ako kay Rani. Lumabas ka rin ba madalas sa FPJ? Kasama ni Action King, Ronnie po? Meron akong ginawang isang pelikula na guest niya ako doon sa Pagbabalik ng Lawin. Oh, okay. So best lang kami nakita. I see. Anong pinaka, para sa iyo, anong pinaka paborito mong ginawa mong pelikula nung time na yan? Siguro yung Hari na Isla. Hindi ko makakalimutan yan. Meron ako nabalitaan, di ko alam kung totoo. Since kausap ka na namin ngayon, eto pwede mong sagutin, pwedeng hindi. Totoo ba yon na nung tumalong ka raw sa San Juanico Bridge, sabi nila parang medyo nagbakasyon ka muna dahil matagal kang hindi na pagkikita kagad sa pinikula.
Eh, ang balita, eh, totoo ba yung nung pagtalon mo sa San Juanico Bridge, eh, umahong ka sa San Francisco Bridge na? Nagbakasyon ka na sa San Francisco. Totoo ba yun? May kasama Superman, ha? Ang layo nung, nahunan niya, no? Ang layo ng araw. Para ma-relax ng konti si Dante. Teka, para ma-relax si Dante, basahin muna natin yung mga nag-comment dito sa ating... Mga fans niya. Mga fans. Ed? Okay, si taga mana siguro may relasyon ka dito no kay Nati Almanza? Asawa ko yan. Ah, okay. Oh, okay. Yan ang bodyguard ko. Okay. Si si Manny or si Manuel Jorge, meron siyang ano eh, saan nga ba yung tanong niya? Hindi ko alam kung meron siyang tanong or just a comment. Ah, sabi niya, si Dr. Yutanko sinabi nga na ang taas ng tinalon niya. Taga Tacloban iyon, isa sa doktor niya. Totoo ba yan? Yeah. Nung dinala ko sa kita, ayaw pa kong kalabas niya. Kasi nung dinala ko sa kita ng umaga, nung magandang pauwi, ayaw niya ako paalisin dahil may shooting pa ako sa Bataan eh. Sabi ko, may shooting ako. Pinapirinan niya ako na sa Weber na kung anong mangyari sa akin, wala siyang sagutin. Ah, okay. Meron pang, may isang tanong dito kay Noel Aquino. Sabi niya, Sir Dante, hindi ba kayo kinabahan nung tumalon kayo sa San Juanico Bridge? Kahit sino siguro kakabahan. Eh, ako, gawin siya kung ang malulong ano ko eh. Ang nakakagulat nga, yung akala ko noon eh, may mga lifeguard na nakahanda sa ibaba. Dahil yung, diba, kung may nangyari yun. Yung provincial commander na nag-i-scuba yung Tacloban. Mm-hmm. May tulog, hindi ako pinayagan. And ayaw niya. Kasi ang paglumukod sa Tacloban, sasama ka na pupulutin. Oo. Mm. Ubuti hindi ako na ano ng karin. Noon bang tumalon ka nung kasikatan mo, asawa mo na si Mrs. Almanza during that time? Oh, buntis siya doon sa anong kukitaan niya. Dahil sa siyempre, ikaw si Dante Barona. Hindi ba naging mahirap para sa iyo na isang Dante Barona tapos siyempre medyo ang mga leading ladies, alam mo na, marami, magaganda. Hindi ba naging problema para sa iyo? Hindi, kasi mas maganda yung misis ko sa kanila. Yeah. Yeah. Ah, galing. Galing na isagot. Showbiz na to, showbiz na. Yun ang... Huwag ka po nag-aaral. Inuturoan mo kami, Dante. Inuturoan mo kami. Diyan kami makakulot ng... Oh, hindi ba sa pinig na idol si Dante? Hindi tunay na buhay. Talagang bukal sa puso ni Dante. Kala ko bang hindi ka sanay sa interview? kasi natun na ako sa inyo eh. Alala namin, mahuhuli ka ni Wesley eh. Natun na ako sa inyo kasi... Ayun, merong isang nag-post dito, no? Si Roland Kawili. Sabi niya, Dante ba yan? Kasama ko sa Boys Town Sian. Okay. Yan. Okay. Ha? Okay. Si Roland Kawili. Tiga saan si Roland, Dante? Sa taga ano yan? Taga Marikina. Marikina? Yeah. Si Roland, narito na sa Amerika yan, nagkita kami doon sa malapit sa San Francisco. Sa San Francisco. Okay. Nagkita kami niya, no? Oh, okay. Okay. San Francisco pala. Malapit siya doon. So, naalala ko kay Dante, dahil Boys Town ka, si Steve McQueen natin dito sa United States, galing naman dito sa Boys Republic, dito sa Chino. Okay. Chino Hills. Parang Boys Town din yan eh. Kasi siya lumuti. Kita mo, naging...
action star. Sumikat, diba? Naalala ko si Steve McQueen nung kinikwentuhan mo kami, Dante. During that time, sino yung naging paborito mo na leading lady? Wala eh. Ay, sumanggol. Hindi na hihirapan mo eh, nakikita si Mrs. eh. Bukan si Dante nag-seminar muna. Seminar si Dante. Hindi mo mauhuli yan. Alam ni Commander yan. Alam ni Commander yan. Ayan. Bago mo kami nagpakasal dahil sinabi kong kung hindi mo kaya ang showbiz, magtanikuran na tayo. Wow. Mahirap talaga. Kaya alam na niya. Alam na niya. Hirap. Kasi naman yung nakikita mo sa pinilakang tabing, I mean, ano yun eh? Kaya nga artista ang tawag eh. Inuma-arte lang yung dalawang yun. Yan yun ang parating tatandaan ng mga misis, di ba? Kaya lang eh, napapansin ko. Huwag silang mag-aalala. Kaya lang, nabalitaan ko rin eh. Ano na naman yan? Pagka talagang maganda yung kapareha ni Dante, para bang ano, yung pagiging artista niya parang hirap na hirap siya, kaya ang dami raw take. talaga mayroon kayong planong ano. Kino-corner niyo si Dante. nangyayari talaga 'yon. Mag-may I go out na 'yan si Dante. Okay. Nangyayari 'yan. Nangyayari 'yon. Nangyayari. Nangyayari talaga 'yon, Dante, na sa atin ano eh, no, hindi nagtitipid ba ng ano 'yon, non-real. Hindi, kasi alam mo naman ano, sa pelikula, kung si Max Alvarado nakakasagasa ng mga artista. Sagasa. Nagwapo ko kay Max Alvarado. ilang bang naging supling nyo ni Nati? Dalawa lang. Alim naman, supling. Supling. Dalawa lang. Dalawa. Wala bang gustong maging artista? Yung anak ko, singer, si Tanya. Balitaan namin. Magaling na singer. Good evening, Tanya. Good evening. Kaya lang nagpo-produce ng concert dahil nga doon sa anak ko. Dahil doon sa yung mga naging kasama mo, sina Joseph Estrada, sina FPJ, nung time na nasa politika sila, wala bang nag-alok sa iyo na dito ka na lang, bigyan kita ng pwesto? Hindi. Kasi hindi naman ako malalapit kila Fernando po at kila Joseph eh. Kasama lang kami mga artista, pero kasi hindi ako nagiinom eh. Pag pumunta ka kay Larani, kailangan inuman ng inuman kay Joseph. Kaya ako hindi ako umiinom eh. Ano bang bisyo ni Dante Barona? Anong bisyo mo? Meron ka bang bisyo o wala? Aliwan? Ang bisyo ko yung asawa ko lang eh. Bayo! Idudugtong ko nga sana yung bukod sa magmahal ng asawa. Tsaka yung mga anak ko. Magandang ehemplo ang galing sa atin ni Dante. Tsaka kanina no, na bago tayo mag-show eh, nakita ko yung tindig ni Dante. Kaya tinanong ko rin kung ilang taon siya, pero hindi naman natin pag-uusapan ngayon yung taon. Sabi ko, talagang ngayon binanggit niya wala siyang bisyo. Maniniwala ako talaga. Kasi iba pa rin eh. Iba pa rin eh. May matikas, matangkad pala si Dante eh. Malaking tao eh. Yes. Malaking tao pa rin. Diretso pa rin maglakad. Malumanay magsalita. Maserbisyo sa asawa. Naks. Talagang ano, naniniwala ako. Niniwala ako. Salamat Dante ha. Thank you. Dante, sa martial arts, ano ang kinahiligan mo? Pinanood ko kasi sa Netflix ngayon lang eh. Would you believe ngayon lang yung Legend of Bruce Lee? So sa kanya, Kung Fu. No? Kasi kalaban niya, karate and jiu-jitsu.
So, anong isang kanap na linya sa martial arts? Ano ang kinahiligan mo? Pag nag-stuntman ka, halos lahat ng martial art kailangan matutunan mo. Okay, okay. Yung mga fundamental, hindi naman ako naging black belt, pero ano. Depende ko anong, kunyari, kapareha mo si Tony Ferrer, so may style yun. So, kailangan makibagay ka, ano? Oo, kanya-kanya. Ayun, that's right. Tama. Kailangan well-rounded, ha? Well-rounded ang exposure mo sa martial arts. Di ba nagkaroon ako ng commercial na Gold Eagle Beer? Nag-arnis ako dyan eh. Arnis naman, arnis na mano. Arnis na mano. Na-feature nga dun sa legend yung professor na nagturo ng Pilipino, yung Chako. Tama. Pilipino yun. Pinasikat ni Bruce Lee. Okay, mayroon tanong dito kay Helen Mendoza. Ano po naging career path ninyo after ng showbiz? Pagkatapos kong pilihan? Oo. Wala. Ito, nagtatrabaho ko dito sa Amerika. Anong year yun, Dante, nung inayawan mo na yung showbiz? Siguro mga 25 years. So, mga 35 years ka na rin nandito sa Amerika? Yeah, parang yun. Okay. Ganda rin. Isa bang malaking decision yun nung umalis ka? Kasi naisip mo, karamihan kasi nang umalis sa showbiz tapos lumilipat dito sa Amerika, nami-miss nila yung buhay, yung adoration ng mga fans, di ba? Nanibago ka ba sa pag-alis mo sa Pilipinas at pag-alis mo sa showbiz? Ang alam ko kasi, naunsami na siya. Kasi nung pumasok ako, mas magaling ako yung stuntman. Nakita niya, dumadating na yung maniligan. Ako na para mag-itiro yung Dante Barona. Wala akong gusto sabihin. Noong last week, ay birthday din ni Dante. Freddy at saka si Dante ay mga Leo. Pare-pareho kaming Augusto. Kaya happy birthday sa ating tatlo. Happy birthday. Okay. Happy birthday. Happy birthday. Thank you. Thank you. Di kailangan patugtugan natin ng happy birthday. Happy birthday, Dante. Thank you. Happy birthday. Mm-hmm. Ayan, may tanong si Anthony Borsi para kay ano rin, kay Dante. Mm-hmm. Sabi niya, tanong ko kay Mr. Barona, hindi po ba kayo nahirapan mag-transition dito sa Amerika? Hindi naman. Sanay ako sa hirap eh. Hindi naman mayaman eh. Kaya kahit ano, papasukin natin. Aha. Huwag lang tayong magnakaw. Yeah. Yeah. Kahit anong trabaho. Kung halimbawa merong mag-alok sa inyo, Dante, na bumalik at bumalik sa, ang tawag din eh, sa showbiz, ano? Interesado pa ba kayong kunin yung offer na yun? Hindi na. Meron nga nagpunta rito. Pinalalabas ako sa TV at ibinabalik ko sa pelikula. Ayoko na. Tapos na. Bakit? Anong rason mo? Tapos na. Ibig sabihin, tapos na. Okay. Retired na. Yeah. Kasi ako, pumasok ko sa trabaho lang. Mm-hmm. Para forma ako. Mm-hmm. Trabaho lang. Pera-pera lang. Yeah. I see. So, kumbaga sa ano eh, kung ano meron, yun na lang, di ba? Yun na lang. Kung nariyan, yun na lang pagsigyan natin. Sa mga kaibigan mo, Dante, ngayon sa industriya sa atin, ano ba ang estado o status ng movie industry sa atin?
parang iba. Wala ako kasing ma-experience na masyadong mga action films ngayon. Ano? Iba ba ang trend ngayon sa nababalitaan sa Pilipinas? Kasi iba yung laro si Fernando Jr. Action King, okay. Oo. Nung si Rani na ron, buhay pa ang pelikula. Hindi bumabagsak. Nung nawala si Rani, yeah, wala na. Bagsak na. Hindi. Nawala na mga pelikula. Parang mga very light ngayon ang mga pelikula. Parang mga comedic na situational na mga bata, hindi ba? Parang mga millennial, yan ang karamihan ng mga pelikula ngayon na pinoproduce. Ano? Wala na yung mga batikang mga action stars kasi. Wala na kayo nila Jess Lapid, you know, nila Rani. Nila, kasi, ano? Sorry. Go ahead. Kasi noon, yung mga action star, talaga nagpapakamatay sa pelikula para mabigyan ng kasiyahan yung nanonood. O yung moviegoer. Parang sa tema ng pagsasalita mo, mahusay talaga si FPJ? Parang ganun ba? Oo, siya talagang founder ng pelikula. Nabubuhay ang industriya ng Dalsan. Yeah, talagang tinitingala siya ng mga tao at pangatao sa industry. Talagang godfather talaga siya. Yan, godfather. At saka napakarami niyang natulungan, hindi ba? Pero hindi niya pinagsasabi, hindi kaya no. Yes. Sa iba sa atin na tumulong lang ng konti, pinamamalitan sa buong mundo. That's right. Oo. Kaya die hard ang mga nakikita ko sa trabaho ko noon pag dumating siya. Kapaligid sa kanya yung mga kayo, yung mga diehard niya, sila Romy and Paquito. Yung mga yan, mga hindi talaga tumitiwalag kay FPJ yan, yung mga yan. At yung basketball team niya. Talaga mga solid, FPJ All-Stars, di ba? Doon sa mga artista noon at saka hanggang ngayon, may masasabi ka ba o meron ka bang masasabi na pwedeng tumapat sa kanya man lang? Kay Fernando po. Wala pa. Mm-hmm. Wala pa yung pinapanganak na tatapat kay Fernando Jr. Ayan, kasama natin, no? Ayun doon, sa baba, si Manny. Mabalik lang yung kanyang workout pag ano, babalik naman sa condition niya. Tawag kasi nila sa akin, alias Romeo Vasquez. Ayun. Lover boy. Ang ano ni Forte ni Manny. Lover boy. Diba? Kanya-kanyang Forte yan eh. Kung action star si Dante. Ano naman eh, lover boy. Ayan. Diba? Dante, alam ko ano rin eh, no? Besides na artista ka, naging director ka rin, no? Yeah, sinubukan ko rin. Ano mas anahiligan mo? Ano mas gusto mong gawin na mas maging artista o mas maging director? Sa noon, gusto ko mag-artista lang. Kaya ko lang bukan mag-director. Kasi alam mo, kasi nag-produce ako eh. Uh-huh. Yung pag kumuha ko ng director, yung ginagawa nila ng mga dalawang buwan, ginagawa ko lang ng dalawang linggo. Nakakatipid ako eh. Yan ang kailangan eh. Yan. Mga action films to. Action. Yeah, mga action. Okay. Ikaw din ba gumagana? Pagka ikaw ang nag-direct or kumukuha ka ng ibang artista? Ikaw din? Minsan ako, minsan ibang direct, ibang artista. Noon bang time mo, kumikita ka ng pera? Nakapagtabi ka ba ng pera o ginastos mo rin kung saan-saan? Meron din naman kami nag-invest. Andiyan si Mrs. Trabaho ni Mrs. yun. Salute. Galing. Meron tayong sekretaryo na riyan. Andiyan. Pagka ba nasa shooting ka, Dante, si Mrs. ba sumasama, sinasama mo, or sumusunod? Minsan hindi. Kung wala halimbawa ang gagawin sa bahay. Kasi nag-produce kami.
Sa opisina siya. So marami ka rin na-produce na pinikula that time? Siguro mga 4 na taon ako nag-produce. Siguro mga 15 pelikula ang ginawa ko. Oh, yung mga pinikulang yan ba, yung mga noon, no? Mapapanood pa ba namin ngayon? Oh, saan namin makikita yon? Saan namin na... Yung mga pelikula ko, nasa Viva. Kay Vic Del Rosario. Kasi yung i-produce mo, binibili ng Viva yan eh. Ng Viva? At pinalalabas sa television? TV. So, kung kunyari, ma-search ba yan sa YouTube? Yeah. Kunyaring gusto namin panoorin yung... Yeah. Ermitanyo. So, sa Viva, ilagay mo lang sa ano yung... Dante Barano movies. Makikita mo, Ermitanyo, lagay mo yung title. Ano ba yun? Kompleto ba yun? Nilagay mo yun sa YouTube sa search. Lalabas doon ha? Lalabas doon lahat. Hari ng Ista. Kung anong pelikula mo siya. I see. Well, mukhang mapupuyat ako ngayong gabi. Ermitanyo. Dante, yung kasing father-in-law ko, sila yung pamilya nila yung nagpapatakbo ng Hollywood Theater noon sa Claro M. Recto. Okay. Sa diba? Hollywood Theater. Nung buhay pa siya, nabanggit niya sa akin noon. Alam mo, iba na ngayon eh. Noon, yung mga producers, yan ang nanunuyo sa amin na ipalabas yung mga pelikula nila. Booker kayo. Oo, ngayon, baliktad. Dahil kulang yung pelikula, wala akong mailabas ngayon na enough films. Ako ngayon ang nanunuyo sa mga producer kasi kakaunti ng pelikula. Not enough para isupply sa lahat ng movie houses sa Maynila at mga probinsya. Nabaliktad daw, sabi. Kulang ng producer kasi ngayon, wala na nagpo-produce. Oo, at saka medyo tumaas ang presyo dahil may mga sabi nga nila, superstar. Singil. Oo, doon pa lang mahirap nang bawiin. Yung pelikula not unless super box office hit, di ba? Yun nga, tapos meron pa yung nauso sa inyo, yung Metro Manila Film Fest, di ba? Yung ganyan. Kailangan manalo ka ron, mapakaraming So meron ka bang pinikulang naisama sa Metro Manila Film Festival, Dante? Meron ako ng pinikulang. Na ilaban doon? Meron, nakalimutan ko lang. Pero meron akong hanggang sa Cebu nga, meron yung Cebu Film Festival na ilabas yung mga pelikula ko rin eh. Kasama sa film festival nila. I see. Sa pagbabasa ng script, Dante, stricto ka ba sa pagbabasa ng script at sa sequence? O uma-adlib ka na rin? Kasi pag-action, kuminsan, mahirap sumunod sa script, lalo na pag action sequence. Basta wag ka naman lalayo lang doon sa script. Sa script, Basta naroon din ang pinag-uusapan. Ayun. Para mahuli rin ng mga camera angle, Okay. Yeah, tama. Ano pong probinsya niyo sa Pilipinas? Saan? Taga saan kayo sa Pilipinas? Candelaria, Quezon ako. Ah, taga Quezon! Okay. Kami nila na Manny. Si Manny. Romy Vasquez eh. Romy Vasquez. Taga Candelaria. Okay, mayroon ulit tayong tanong kay Anthony Borsi. Sabi niya, ano po ang masasabi niyo sa mga artistang sumabak sa politika? Kapakipakinabang ba sila sa bayan o sa bansa? Ay, no comment. Comment. No comment. Baka makasakit ako ng damdaman. Okay lang. Yeah. Meron din nagtanong dito, pwede bang sagutin ng kadobol? Kadobol na sagutin. Ang masasagot lang ni Dante yung mga hindi nakakulong ngayon. Iba nakakulong na eh. Sa Dante, sa pagiging artista mo, producer at director, meron ka bang mga nakaalitan o nakagalit na artista din o director o producer?
Kasi hindi mo maiwasan yan eh. So, may naiingit sa'yo, miska wala kang ginagawa. Dapat ako lang mag-aaral sa kanila dahil hindi lang binabayaran eh. Oh, maraming mga may utang sa akin. Oh. Ang alam ko nagalit sa iyo, si Max Alvarado, dahil ang gwapo mo daw eh. Baka magtampo si Martin Marfil. Bruno Punsalan. At saka si Bruno. Kalilimutan yung dalawang ano. Tanong ko nga pala, ano sa iyo si sila Roberto Gonzalez, Eddie Torrente? Ano siya sa iyo? Kasamahan ko yan. Kasi nung nag-umpisa ako sa pelikula, si kay Eddie Rodriguez, yung ano ba yan? Yung agent siya? Agent, ano? Kasi maraming James Bond nun eh. Lahat may James Bond eh. Kami tatlo, si Eddie Torrente, si Roberto Gonzalez. Tatlo kami yung double yan eh. Oh, I see. Tapos naging lahat kami ng limida. So, dumodouble ka para kay Eddie. Dahil si Eddie medyo suave yun eh, di ba? Ibang forte ni Eddie Rodriguez, drama eh, di ba? Hawayan na, pasok na kayo ni Torrente. Yung mga action-action kami gumagawa. May mga pumanaw na maaga eh, na mga action star eh, di ba? Sila Anthony Alonso ba yun? Alonso. Roberto Gonzalez. Si Roberto Fernandez. Bernard Villesa, di ba? May Bernard Villesa pa, di ba? Kasi kain yata yun. Ngayon kasi sila sa... Ace Berhel. Maaga rin si Ace Berhel. Maaga, bata pa. Bata pa, oo. Minsan kasi naguguman sa bisyo siguro. Medyo good time, di ba? Good time. Hindi nahihilig. Tsaka masakit daw sa action star, sabi nga nung yun ang umisan, may yung naghahamon sa'yo, yung may makita ka sa bar. Si Dante yun ah. Tigas to. Tingnan ko nga kung talagang matigas to. Nakainom na. Sinahamon. Challenge ka. Kaya delikado lumabas ko minsan sa mga action star na kagaya nyo eh. Kaya ayaw ko pumunta ng mga club-club. Ayan, Madalas may maghahamon sa'yo. Kita mo si Jess Lapid na matay sa lanay, di ba? Ayun. Nasa lanay siya na naka-encuentro niya yung Big Four. Kung kilala niya yung Big Four. Yep. Ayan. Yun ang pumatay sa kanya. Ayun ako. Kailangan yung pride mo, huwag mong masyadong aanuhin eh. Mm-hmm. Si Jeff hindi naman sana mamamatay. Kung umalis siya, sinabihan na siya. Pagpasok niya, nakita niya naroon yung Big Four. Kung ako yun, uuwi na ako. Yes. Yung pamilya pa. Yeah. Diba? Uuwi ka na. Dapat umiwas. Ano? Eh, sasabihin mo, matapang ka, patay ka naman. Yeah. Mm-hmm. Yung pamilya mo pa paano. Yeah. Maraming kwentong ganyan na ang kakapitan niya. Pride. Hindi naman patas ang labanan, hindi ba? Natalo mo nga sa suka. Paglabas mo naman, biglang binaril ka. Kaya nga ako nagtayo ng restaurant. Pride na lang ako ng pride. Prito na lang. Prito. Tama ka, Manny. Kung may Pride of Marikina, may Pride of Glendale eh. Di ba? Pride of Marikina. Ante, ito ba si Jess Lapid? Kaano-ano niya si, ano, si Lito Lapid? Pamangkin. Pamangkin niya na ito si Lito Lapid. Kaya nagmana rin sa pagka-action. I see. Saan ba sumikat yan si Jess Lapid? Sa bukod Jess Lapid? Lito Lapid? Sa baril ba? Sa Jess, saan sa sumikat bukod sa suntukan? Sa baril. Sa baril, di ba? Yung cardo kidlat na ginawa niya sa Tagalog ilang-ilang. So, masakay, tumatalo sa kabayo, di ba? Mga ganun, bumabaril sa kabayo.
Mahirap yung ano, talagang stunt ni Dante. San Juanico Bridge, ako pang Jones Bridge lang. May salbabida ka pa, di ba? Salbabida pa. Mamaya hindi ka umahon eh, di ba? Kaya pag-ahon ko. Nandun kami lahat sa ilalim. Kami lima. Hihintayin ka namin. Hihintayin ka namin sa ilalim at baka siguraduhin namin na umahon ka. Kaya pag-ahon ko nga, iba na kulay ko. Tinan mo. yung isang kaibigan ko, sabi niya, approve na yung $500,000 insurance niya, kaya uwi siya sa Pilipinas, susubukan niya daw tumalon sa San Juanico Bridge. Dapat tumingi muna siya na advice kay Dante bago niya gawin yan. Bakit hindi niya na mapakinabangan yung pera niya? Papayuan siya ni Dante. Sabi ko sa kanya, pwede. Basta ako ang nilagay mong ano sa insurance. Beneficiary. Beneficiary. Tulit yan eh. Ako ang beneficiary. Siguro Dante, nawala na yung kaba mo sa amin. Ano mo lang kami, parang... medyo atom naman. Parang ako. Kwentong ano lang to. Para tayong nasa labas ng sari-sari store sa mahabang bangko. Kwentuhan. Nag-kwentuhan lang tayo. Meron pa bang nag-akala na tumalon dyan after mong tumalon? Nagsubo? Aha. Ewan ko, hindi ko alam. Parang wala na, no? Hindi ko alam, oo. Baka meron, pero yung mga stuntman, hindi artista. Kasi kung artista, siyempre, pangalagaan mo yung sarili mo, kumikita ka, lulundag ka pa meron. Diba? Kung stuntman na medyo magpapadiscovery, baka lundagin yun. Ewan ko lang kung aahon siya. ako nakakasigurado na nakaahon na ako. Dante, may tanong ako sa yung ano eh. Kung kunyaring si Dante Barona hindi nakapag-artista, ano siya ngayon? May simple tao. Ayun lang naman ako eh. Ibig sabihin, anong trabaho, occupation ng... pinasok ni Dante Barona kung siya hindi naging artista? Ako kahit anong trabaho, papasukin ko basta kumita lang. Buhayin ko, pamilya ko dito. Kasi iba ng Amerika eh. Dito sa Amerika, kung hindi ka magtatrabaho, sa karsada ka pupulutin. Mm-hmm. Homeless ka, hindi ba? Ayaw ko naman nun. Yeah. Pero ang pag-aartista eh, nag-e-enjoy ka na, kumikita ka ba? Totoo ba yun? Para bang trabahong mahirap din pero nag-e-enjoy ka na, kumikita ka pa. Yeah. O ba yan, Dante, na nag-e-enjoy ka eh. No? Natatapos sa maghapon na ang bilis, di ba? Na tapos looking forward for the next day, makikita ko na naman yung, alam mo na. Pero ang tingin ko dyan, Dante, ko. Diba, yung pag-artista, showbiz, may tenure eh, di ba? Sabihin natin 5 years, the most siguro, maswerte ka kung 10 years magampanan mo. Kasi nagbabago tayo, tumatanda tayo, di ba? Nag-iiba itsura. Para mga athlete, di ba? After a while, they're forced to retire dahil nag-iiba. Kaya kailangan marunong mag-ipon. Mag-invest ka. Mag-invest in the future. At marami rin naloloko pag hindi na sila, nawala na adulation ng public, nasisira ulo. Diba? Dito kasi, sa Amerika. Yung mga tao na yun, hindi nila kayang iwanan yung pinanggalingan nila. Yung fame, ano? Nakakatuwang. Artista, di ba? Artista ka, tapos bigla kang nawala. Hindi nila kaya yun. Ako, kaya ko yun. Naroon ako, wala ako, parehas eh. Mas maganda na lang yung huwag nang sumikat eh, no? Kasi hindi ka malalaos eh. Hindi naman. Kasi hindi ka naman sumikat. Hindi naman. Hindi, ibig sabihin, yung ibang tao, mas maganda na lang yung huwag ka na lang sumikat eh. Pag hindi ka sumikat, wala kang kikitain. Nakakatuwa nga yung mga kagaya nila Eddie Garcia, na ilang taon, ano? It's almost a lifetime na naging sikat na artista.
Sila, yan, sila Eddie Rodriguez. Hanggang ngayon nga, si Ronaldo Valdez, eh, lumalabas. Iba na ngayon ang mga roles niya, mga tatay na. Misan eh, o kaya lolo na, di ba? Oo. Pero, ano? Mayroon. Ayoko na, no, abutin ko yun. Si lolo na ako. Si lolo na ako, ayoko na abutin yun. Kaya, maaga pa, nag-resign ako. Si Dante Barona ba kumakanta? Pag ginugulpi ako ng asawa ko. Ayun. Aray. Ganun. Nire-request siyang kumanta. Akong dumudol. Hindi, sa totoo lang, talagang hilig kong kumanta. Kasi may tremolo boses mo eh. Oh, gusto ko talagang kumanta. Kaya lang, yung kanta, walang hilig sa akin. Tinubukan ko na, bumili pa nga ako ng karaoke. Ayun. Kinagaralan ko. Wala. Ilang kanta lang, ayaw ko na eh. Umusok yung microphone. So, kanino kumuha yung isang anak mo na kumakanta? Siguro sa pamilya ng asawa ko, dahil yung kapatid nito eh, nanalo ng tawag ng tanghalan eh. Oh. Okay. So, nagre-record na ba yung anak mo? May mga records ba siya? Hindi, kasi ubalis kami ng Pilipinas eh. Ah, okay. Mga anong year ba kayo nag-migrate dito sa US? Mga 25 years na kami ngayon. Eh, ewan ko kung mga ano yun natin? 80s. Mga 90s. Mid-80s yan siguro. Yeah, oh, mga ganyan. Mga ano yun, parang masarap next interview natin naman si Mrs. ano, si Mrs. Barona. Ito ko itanong sa kanya kung paano niya may tuturo sa mga Mrs. natin yung mga selos ba? Yung mga ganyan, yung Mrs. Paano, how to get over, di ba? Yung Mrs. ni Dante, ang una kong nakilala. Ah, talaga? Nakilala ko ang Mrs. ni Dante. Dahil nakapartner namin siya mag-negosyo sa pagpo-produce ng mga kumuha namin shows. Kumakanta kasi Pilipinas at saka dito. So ang nangyayari, yung anak nila si Tanya. Siya ang gine-guest namin. Pero talagang magaling siya kumanta. Hindi ko pa kilala si Dante noon. Ang kilala ko lang talaga ay yung asawa niya at saka si Tanya. Pero alam mo na. Kung si, nakilala ko si Dante, eh ano talaga si Dante, mahihiyain. Hindi mo kausapin. Hindi mo naman niyaya mag-sparring kayo. Ganon. Hindi. Lagi kami pumupunta kami minsan sa San Diego. Nag-hangout kami minsan lang sa... Wala siyang mga sugar, ilo, yeah, wala yan. Manood lang ng basketball, yeah, no. TV, sports, ganun lang. Kala, parang safe na safe ang feeling mo pag siya ang kasama mo, di ba? Kahit saan ka makapunta, di ba? Parang ano, you know? Kaya nga yung bulsa mo, hindi mo siya ito nagagalaw eh. Uy, delikado yun. Alam mo si Dante, pag nakita mo sa personal, akala ko suplado. Akala ko suplado, hindi gumingit eh. Pag pinapakilala ko sila sa audience, sabi ko, oh, alam niyo ba kung sino kasama ko? Ito si Dante Brona, stuntman ng Pilipinas. Papakuha sila ng picture kay Dante. Sabi ko, hindi niyo ba ako kilala? Ako si Romy Vasquez. Sila ba niwala? Hey, Manny, madalas pag kukunan ng picture, ikaw ang kumukuha. Oh, Manny, kunan na naman kami. Kung ano nangyayari, binibigay nila sa akin ng cellphone, ako kukunan ng picture. Taga ano? San Diego ba siya? Or taga Bali? Taga dito, magkapit-bahay lang kami. Santa Clarita na siya. Oh, Santa Clarita. Ay, nako. Anong height mo, Dante? Mukha nga mataas ka eh. 5'9". No. Almost 6 footer. Ah. So, nag-basketball ka ba nung kabataan? Oo, naglaro ko ng basketball. Mm.
5'9", ang taas ah. Pontik na nga maumpog dito si Dante. Nakayuko pa yun ha. Nakalaro mo ba sila Romy? Sila Romy Diaz. Alam ko, magaling siya. Yung mga Diaz brothers. Oh, si Romy Diaz. Oh. Mga Salvador, di ba? Oh, sila, oh, Jumbo. Mahilig. Sa Manila yung PJ yan. Eh. Pag may laban silang maganda. Kasama ba ni Dante si Mrs. Jan sa inyo, Manny? Yeah. Kasama namin. Oh, okay. Okay. Huwag ka magkakamali-mali ang tanong mo, Manny, baka mapukpok ka na sandok mo dyan. Baka mapukpok ako ni Dante. Walang martial arts na panlaban sa kasirola at sa karolong pin. Yun ang ano, hindi pa na-invento eh. Yung mahirap dun eh. Ito lang masasabi ko sa kanila, sila mag-asawa. Ilag mo. Mabait na, mabait na mag-asawa sila. Ibig sabihin, masama sila, magaling, maganda silang kasama. Yeah. Makikita mo naman sa sagot niya. Yeah. Totoo yan. Totoo. Parang ano, ha? Maka Diyos. Mm-hmm. Yeah. Uh-huh. Ayun, at nako, baka medyo pagod na si Dante, ha? At okay lang. Okay lang. Okay. O baka mayroon pa kayong gusto tanong kasi bang hello. Yung bang mga dating leading lady mo, nakikita pa rin kayo? Hindi na eh. Ako, yung mga leading lady ko, pagkatapos ng pelikula, hindi na ako may nakikita. Trabaho lang talaga. Hindi na ako may nakikita. Minsan lang sa studio, na po, nag-guess sila, nakikita ko, hi, hoy, hi. Talagang homebody ka, no? Talagang pambahay ka. Meron ko ba namang kilala dito, Dante, na nasa Amerika din, na nakakasama mong mga artista din, na nakakahalubilo mo pa sila dito sa Amerika? Wala. Yan, si Freddie Eason. Ang nakakahalubilo ko dito, si Romeo Vasquez. Tsaka si Freddie Eason. Hindi ako stand ba, kontrabida ako. Para ako si Max Alvarado eh. Ka-birthday din namin si Ronnie, si FPJ. Birthday niya kahapon. Talagang mga artistahin ang dating ninyo, no? Oo, mga buwan nyo eh. Mga artistahin ng buwan pala ng ano, ha? Augusto. Doon ba sa mga naging kabatch mo na mga action star na mga nauna na, umalis na? Okay. Ano sila? Masasabi mo ba na inabuso nila yung katawan nila o sinagad-sagad talaga nila nung time na kumikita sila ng pera? Kasi karamihan ng mga artista, ang pinaka-time lang nila, mga inuman, ganun. Pera nga, kung uminom, siguro tatlong araw, walang alisan. Wow. Nako. O, inom lang inom. Sorbesa lang naman eh. Yung beer, alam mo naman. Oh. Mm. Malakas din si Rani uminom. Lagang... Natanong ko nga, Dante, mga ilang taong ka na ba ngayon? Kung pwede mo yung sagutin yan. Hindi, sasagutin ko dahil yung tinanong mo sa akin yan, mortal sin yan. Hindi, 74 na ako ngayon. Wow. 74. 74 na ako ngayon. Wala sa ito. Pala sa akin ng 24. Walang ano yan. Walang bawal. Wala sa ano, no? Sabi nga, sa mukha, di ba? Oo, oh, sabi nga ni Freddy, alam mo, kung minsan sa katawan, talaga makikita mo kung physically fit ang tao eh, no? Lalo na pag tinanong mo ang edad, sinabi, dududa ka, no? kung talagang mukhang mas bata pa ito, ha? Ganun eh. Nakikita sa katawan mo eh, kung talagang medyo, ano ka,
yung alaga mo, ang katawan mo? At saka hindi lumaki siya ni Dante. Oo. Siguro talagang hindi umiinom ng kokonte. Saka kung kumain lang ako, tangali lang. Anong okay. Exercise mo ngayon, Dante? Nag-bodybuilding ka pa ba ngayon? Yeah, meron akong weight sa bahay. Yun. Tapos umaga, tapos saka ka mag- Toning na lang. That's good. May pamilya ka pa na naiwan sa Quezon, mga kapatid? Meron pa. Sa, yung mga kapatid ko nasa Quezon City. Yeah. Pumapasyal ka pa ba ng Pilipinas, Dante? Last ko yung gumawa kami ni Lito Lapid ng pelikula. Kailan yan? Anong year yan? Siguro mga 8 years na o 10 years. Ah, okay. So, may plano ka bang mag-retire sa Pilipinas o dito? Palagay ko dito na rin. Dito na rin, okay. Mas tahimik at ang buhay dito. Mas tahimik ang buhay, oh. Dito, hindi ka kilalang Dante Barona, kahit saan pwede kang pumunta. Eh doon, kilala ka pa rin eh, kahit pa paano eh, no? Ewan ko na. Kung kakilala pa rin ako. Napaka low profile ni Dante Barona. May mga apo ka na ba, Dante? Ha? May mga... Kay Tara na meron akong apo na Apo? Apo, oo. Kamba yung anak ni Tanya. Ito ang unang apo ko. Oo, kambal. Mm-hmm. Parehong babae? Yeah. Mm. 1 year and 6 months. Nako. Eh, sigurado nai-spoil yun sa lolo? Oo, sa lola. Almost everyday na rin si Mrs. Ko. Ako kumisa na obserbahan ko lang. Pagka yung apong babae, mas close sa lolo. Pagka yung lalaki naman, mas close sa lola. Ganun ba ang ano mo? Yeah, oo. Oh, palagi ko ganun. Miski sa mga anak, di ba? Uh-huh. Yung anak mong babae, mas close sa'yo. Uh-huh. Yung babae, di ba? Yung lalaki mo, mas close sa nanay. Sa ina. Yung babae, mas close sa lala, sa tatay. Mm-hmm. Yan. So, dun sa dalawa mong apo, palagay ko, busy ka na eh. No? Oo, hindi. Lalo yung misis ko. yung kahahabol lang eh, no? Exercise na yun. yeah. Yan. Pero ngayon, retired na. Retired ka na. Oo. Hindi na ako nagtatrabaho. Dante, sa edad mo ngayon, wala ka bang karamdaman na yung na kailangan kaputin lagi o kailangan lang na exercise, parang gano'n. Meron ka na bang karamdaman na iniinda? Hindi naman. Siyempre yung sa edad natin ito, kahit pa paano, meron ka nang nararamdaman ng konti. Pero kailangan exercise. Kasi pag hindi tayo nag-exercise, baka yung edad mo 74, magmukha kang 80. Yeah, totoo yan. Kasi ako sa edad kong to, nararamdaman ko yung pitaka ako. Wala naman. Palipis ng palipis eh. lalagyan mo na eh kasi naman kaya nung inipis money nilalagay mo puro tig 100, lalagyan mo na mga dollar kumapal yan. Ang ginagawa ko lang yung $200 papaltan ko lahat ng dollar para kumapal. yun ganun. Okay. So, meron pa ba? Meron pa bang mga ano dyan? Sabi ni Joe Dilemos, kaya idol ko yan. Very humble guy. Ayan. Ha? Yung comment ni Joe Dilemos. Si Joe Dilemos, tiga ano ito eh.
Tiga, saan nga ba to si Joe? Dito rin sa Valley ba yun? Sa, ha? Hindi ko... Riverside? Hindi pa Riverside? River ba, Riverside ba siya? Yata? No? Sasagot yan. Sasagot yan. Okay. Walang nakakuha nung ano eh, nung pinahuhulaan natin kung sino si ano no Ernesto Almanza. Walang nakahula eh. Walang nakahula. Kaya nakalibre si Kuya Wesley ng... sayang na, sayang na. Ng box. Yes. Tatlong box pa man din ang yalo niya. Mm-hmm. Box lang ha, walang laman. Box lang. Ayun, yeah. Si Joe eh, tiga Fresno pala. Fresno. Mm-hmm. Dito rin pala. Kala ko, Pilipinas. Okay, at medyo gabi-gabi na ng konti. At siguro medyo mukhang si Ed eh, ano na eh, Freddy, nagpajama na. Alam mo, hindi lang si Ed ang nagpajama eh. Sino? Pati si Jimmy eh. Wala. Pati si Jimmy. Nag-disappearing ako yung dalawa. Palagay ko may lakad yung dalawa. Hindi tayo sinama. Anyway. Baka tinesting nilang pumunta na sa bridge at doon. Nag-aambisyon ha? Nag-aambisyon. Yung pala yung dalawa may gig eh, no? Okay, so nako kami ano ha, ako yung magpapasalamat kay Dante ha? At kay Manny rin no, kung di kay Manny eh, kung di niya medyo nalibang si Dante eh, palagay ko hindi natin makakasama ngayong gabi. So maraming salamat sa iyo Dante no. Sana sa susunod eh makapiling ka namin muli no. Maybe okay. kasama yung anak mong mga nganta. Pwedeng, no problem. 'Yun. Oo. No problem. No problem. Pagka wala ng pandemic eh, nagko-concert sila eh. To sila Manny. Yung Manny tsaka sila Dante. Yeah. Nagko-concert. Madidinig natin kumanta si Tanya. Yeah. Oo. Saka pagka dumating na yung normal na ulit, yeah. Pagka yeah. May promotions kayo, magsabi lang kayo. At gawa tayo at the same time, siguro yung mga guest ninyo, pwede nating ma-interview dito para ma-expose natin, para ma-promote natin yung ano, yung production. Yep. Yan. Okay. So, umpisa na tayo magpaalam. Umpisa na natin kay Wesley. Ano nga pangalan ni ano ni Mrs. Mo Dante? Nati Alindogan. Ate Nati, peace. Katuwaan lang to. Dun sa mga nakinig, maraming salamat po. Dante Barona po yung ating kausap ngayon. Napaka-humble na tao nito. Napaka-gandang example na tatay lolo. At sana'y dumami pang lahi mo. Magandang gabi po. Oh, thank you. Magandang gabi rin sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Okay, sunod natin si Freddy. Alam nyo, hindi ko... gusto kong sabihin to na si Dante Barona pwedeng pamarisan. Mm-hmm. Pamarisan ng mga nasa showbiz ngayon. Nandito man o nasa Pilipinas. Sa ngayon lang, for a short period of time, parang hindi lang natin siya nakilala as yung the greatest stuntman of the Philippines eh. Yung pala may mas mabigat pang ngayon lang malalaman ng mga nakikinig sa atin na itong tao na to eh very down to earth as and very humble. Ngayon ko lang siya talaga nakausap ng masinsinang kanina before the show, no? For a very short time nakita ko kagad na yung sinasabi niya ngayon na mga naging experience niya eh masasabi ko totoo. Mm-hmm. Pwedeng pamarisan siya. Mm-hmm.
Marami pong salamat, Dante. Thank you rin sa'yo. At ikaw eh, pinagbigyan mo kami kahit na napilitan ka lang dahil kay Manny. Kasi kanina, sabihin ko lang, no, nagpapaalam na tayo. Nung kami kumakain, sabi ko, Dante, mga miya-miya, medyo i-interviewin ka. Halos hindi ko alam, halos na mailuwa niya yung kinakain. Nagulat siya. Nagulat ha? Akala ko magkikwentuhan lang tayo. Hindi ba sinabi sa'yo? Wala sinasabi. Akala ko kakain lang daw sila. Kaya nagulat siya. Wala talaga. Kung sinabi lang i-interview ako, hindi ako sumipot dito. Pero na tayo, wala ang time magagawa. Siguro, alam ni Manny talaga yun. Kaya gano'n na lang yun. Totoo yun. Maraming pong salamat. Yung mga hindi bumitaw sa atin, di ba? Napagod kayo. Napagod kayong kangingiti, katatawa. At, mag-iingat po tayong lahat. And salamat po sa inyo. Okay. Manny? Oh, maraming salamat uli sa Radio Pilipino USA. At maraming salamat sa Dante sa pagdalong dito sa amin. Thank you. Tsaka nga pala, si Nati, asawa ni Dante, ang kapatid niya ay artista din. Si Liz Alindogo. Mm-hmm. Maraming salamat at magandang gabi sa inyo lahat. Nasa pamilya pala talaga. Okay, Dante, baka meron kang gustong sabihin sa ating mga listeners at viewers. Sana huwag kayong magsasawang makinig dito sa programang ito. Thank you. Okay, maraming salamat ulit, Dante. No? Isa ka sa mga artista, gaya nga ng sinabi ng ating mga co-broadcasters, na dapat tularan. No? Isang taong bihira mo makikita, no? Na nasa show business, na very humble, maka-Diyos, no? Saka napaka ang the way you talk, no? The way you speak, masyado ang malumanay talaga, no? Na pwede ka ngang preacher eh. pwede kang preacher. So maraming salamat, Dante, kahit na napilitan ka, medyo na frame ka ni Manny. Eh palagay ko ano, may purpose ang Panginoon, no, kung bakit nandito ka. Okay. Lalo na doon sa kwento mo na may gumising sa iyo. Alam ko may misyon ka. At siguro part ng mission mo yung ganito para malaman mga tao, na lalo na sa mga artista, hindi lahat ng mga artista medyo kuminsan yung profile nila para bang masasabi nating medyo mahirap na lumayo sa mga temptasyon ganyan, ano. But meron tayong isang example na gaya ni Dante, na malakas ang paninindigan, no? Malakas ang self-control. So maraming salamat, Dante, at i-embrace mo na lang ako doon sa mga apo mo, and ingat tayong lahat. Magandang gabi sa lahat ng mga nakinig, at kami babalik next week. Hindi nga lang namin alam kung makakabalik kami na Monday, but Wednesday and Friday, tuloy-tuloy ang ligaya natin dito. Magandang gabi. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Sige po. Paalam.